Welcome sa usapang agri-negosyo, Agri-Asinso. Sa video na ito mga ka-agri-asenso, ibabahagi ko sa inyo kung magkano ba ang kinikita ng dating mag-asawa na nagtatrabaho bilang crew sa Jollibee sa Manila bago po sila mag-start ng ganitong negosyo. Panoorin po natin para mapagkuhanan po natin ng idea kung tayo po ay nangangarap ng ganitong uri din ng negosyo. Ang video na ito ay ginawa ko para makuha na ng idea ng mga taong nangangarap o nagpaplano ng ganitong uri ng negosyo para makakuha sila ng idea kung paano at kung magkano ang maaari nilang kitain sa loob po ng isang buwan. Bago tayo magpatuloy sa topic na ito, pahapyawan ko po muna sa inyo kung paano po ba nagsimula ang may-ari nito na dating nagtatrabaho bilang crew sa Jollibee sa Manila. Ayon sa may-ari ng Layer Chicken na ito, hindi ganun kalaki ang kanilang sahod bilang isang crew, pero nagawa pa rin nilang mag-ipon ng paunti-unti at makalipas ang ilang taon ay nagdesisyon silang umuwi ng Iloilo at magsimula magnegosyo, at ang kanilang napiling negosyo ay ang pag-aalaga ng RTL o paitluging manok. Mga ka-asenso, kahit sa anong uri ng negosyo, kailangan po natin na magsimula sa maliit bago po tayo magpaunti-unti na magpa-improve ng ating negosyo, dahil nga po kung wala po tayong knowledge o kaalaman o idea sa kung anong uri man po ng negosyo nating papasukin, ay maaari po na tayo ay bumagsak. Pero kung magsimula po tayo sa maliit, possible po na unti-unti po natin ito matututunan hanggang sa hindi natin napapansin ay mapalaki na po natin ang ating negosyo. Kaya ko po ito nasabi dahil nakakalungkot po, dahil mga nababasa kong comment dito sa video ko o sa iba man pong video na madalas pong nababasa, na sayang ang oras sa pag-aalaga o sayang ang oras sa pag-start ng maliit na negosyo dahil maliit lang daw po ang kinikita. Pero alam niyo po ba na ang napapanood po natin sa video na ito, nag-start lang din po sila sa kaunti, at ngayon po dito sa video na ito ay nasa 600 heads na po ito ang mga paitluging manok nila, at meron pa po silang ibang mga manok. Pero dito lang po muna tayo mag-focus sa video na ito sa 600 heads, kung magkano ba ang kanilang net income o return of investment sa loob po ng isang buwan. Ang farm po na ito na ibabahagi ko po sa inyo ay located po ito sa Port District ng Iloilo. Baka magtaka po kayo na mas mura po ang itlog dito kumpara po doon sa ibinahagi ko nung nakaraan na 100 heads na itlog po, dahil nga po yun naman ay located po sa Port District ng Iloilo. Kaya medyo mas mahal ang presyo ng itlog doon kumpara rito, dahil ang small size ng itlog rito sa Port District ng Iloilo ay nasa 195, ang medium size naman ay 210, ang large size naman ay 220, at ang extra large ay nasa 230, at ang jumbo nila ay nasa 240. Para malaman naman natin kung magkano ba ang kinikita sa loob ng isang buwan sa 600 heads, alamin muna natin kung gaano ba karaming itlog ang ating nakukolekta sa loob ng isang araw. Sa bawat araw na nakukolektang itlog ay 580 hanggang sa 590 sa 600 heads na alaga nilang paitluging manok. Pero para hindi po tayo mahihirapan at hindi po tayo maguguluhan, kukumputin na lang po natin sa 19 trays na itlog o sa 570 eggs every day, para hindi po tayo maguguluhan at mabilis po nating makompute kung wala pong butal. At para mabilis po ninyong maintindihan at maunawaan, itatype ko po dito sa monitor ang bawat computation para mas madali po ninyong maunawaan. Sa usapang agri-negosyo, Agri-Asinso. Ngayon po, kukumputin natin yung 19 trays na collection ng itlog sa 600 heads sa loob po ng isang araw o 570 na pirasong itlog. Ita times po natin sa large size, dahil yan po mostly ang pinakamarami na itlog. Large size po, ang halaga po ng large size dito sa Port District ng Iloilo ay nasa 220. Kaya kukumputin po natin 19 trays ng itlog times po natin sa 220 pesos equals
4,180 per day po yan, yung gross income pa lang po yan. Para mas madali po computein, ita-times po natin ang daily income sa 30 days, 4,180 times 30 days equals 125,400. Ayan po ang income ng 600 heads sa loob po ng isang buwan. 125,400. Gross income pa lang po ito. Para makuha po natin ang net income, kukumputin naman po natin ang mga expenses buwan-buwan. Para makuha po natin ang mga expenses, alamin po muna natin kung magkano ba ang presyo ng isang sakong feeds at kung gaano karaming feeds ba ang nakakain ng 600 heads sa loob po ng isang araw. Baka magtaka po kayo ulit bakit mas mura ang feeds dito kumpara po sa ibinahagi kong video noong nakaraang araw sa 100 heads. Dahil nga 600 heads ang kanilang alaga dito, mas nakakamura sila sa pagbili ng feeds dahil ang isang sako na feeds ay nabibili lang nila ng 1,700 dahil nga maramihan kung sila ay bibili. Ngayon, kukumputin naman natin kung gaano ba karami ang nakakain ng 600 heads dahil nga po bawat isang manok ang nakakain sa isang araw ay 100 grams. 100 grams times natin sa 600 heads equals 60,000 grams po ang nakakain ng 600 heads sa loob na isang araw. Para makuha natin kung ilang kilo ito, i-divide po natin sa 1,000 grams equals 60 kilos sa isang araw po ang nakakain ng 600 heads. Para makuha naman po natin kung ilan po ba ang nakakain sa loob ng isang buwan, 60 kilos times 30 days equals 1,800 kilos ang nauubos ng 600 heads sa loob ng isang buwan. Para makuha naman natin kung ilang sako ito, i-divide po natin sa 50 kilos dahil nga po ang laman ng isang sako ay 50 kilos equals 36 sacks po ang nauubos ng 600 heads sa loob ng isang buwan. Para malaman naman natin kung magkano ang total na gastos natin sa feeds, 36 sacks times natin doon sa presyo ng isang sako na feeds na 1,700 equals 61,200 pesos po ang ating expenses sa feeds pa lang po yan. Labas pa po dyan ang ibang mga gastusin. Ang gastos sa loob ng isang buwan sa feeds ay 61,200. Sa electricity bill naman po ay 600 pesos. Sa egg tray naman po ay 3,900. Vitamins, lahat na po yan sa loob ng isang buwan ay 2,000 pesos. Water bill po ay free lang po at ang sahod po ng tao na nagpapakain at nagbabantay po dito ng manok sa gabi ay 6,000 pesos po sa loob ng isang buwan. Total po ng 73,700. Ayan po ang lahat ng expenses sa pag-aalaga ng 600 na RTL o paitluging manok sa farm po na ito. 73,700 sa loob po ng isang buwan. Kaya umabot ng 600 ang electricity bill dito sa 600 na manok kahit na 4 hours a day lang po tayo nagpapailaw dahil nga po kasama na dito ang electricity bill ng nagbabantay po dito sa gabi dahil nga ang kanyang kuryente sa kanyang kubo ay kasama na po dito sa kuryente ng mga manok dahil kailangan po natin talaga na may tagabantay sa gabi dahil nga po hindi naman natin masabi o hindi natin alam kung ano po ang nasa isip na ibang tao kapag wala pong nakabantay dito. Kaya naman libre ang tubig dito dahil nga po alam naman natin kapag nasa probinsya, ang tubig po mostly nanggagaling lang po yan sa Bukal o sa Poso Negro. Kaya nakakatipid po tayo ng tubig kapag nasa probinsya po ang ating mga poultry katulad po nito. Ngayon ito na po ang net income o return of investment sa 600 heads na ating alagang paitluging manok sa loob na isang buwan. Sa computation po natin kanina, kumita po ng 125,400 sa loob po ng isang buwan. Kukunin po natin ang mga expenses minus po ng 73,700 equals 51,700 po. Yan po ang total ng ating net income sa loob ng isang buwan sa 600 heads. Base lang po yan sa computation natin sa large size ng itlog na 220 at sa 19 trays po na collection araw-araw. Pero dahil nga po umaabot ng 580 to 590 ang collection ng itlog araw-araw, ibig sabihin po
possible na mas malaki pa po ang kikitain. Pero wag na lang po natin isama yon. Isipin na lang po natin na yun na lang po ang gastos natin sa pagde-deliver ng itlog dahil hindi nga po natin naisama sa compute kanina. Kaya meron po tayong malinis na 51,700 na return of investment o net income sa loob ng isang buwan sa 600 heads na alagang manok. Welcome sa Usapang Agri-Negosyo, Agri-Asinso. Magkano naman ang mailalabas na puhunan sa ganito karaming manok o sa 600 heads na paitloging manok? Kung ang inyong ipapagawa po na housing o elevated katulad po nito ng nakikita po ninyo sa video na ito, ang ilalim po nito ay hito. Ang purpose po nito ay sila po ang kakain sa dumi ng manok. Kaya magaan na po sa ating mga tauhan o sa atin mismo na nag-aalaga nito dahil hindi po tayo maglilinis ng ating poultry araw-araw dahil may mga isda dyan sa ilalim na kumakain ng dumi ng ating mga alagang manok. At ang mga hito po dyan sa ilalim ay hindi po nila yan kinakain. Pero yung mga anak po niyan, hindi ko alam kung anong tawag, fingerlings po ba yon, pwede nyo po yan kunin at ilipat po ng ibang fish pond at palakihin at pwede nyo rin po yan ibenta o pwede pong kainin. Ang magiging puhunan nyo po sa ganitong elevated na housing ng inyong paitluging manok, aabot po ito ng 900k to 1 million po sa ganitong klase dahil nga po sa pag-wielding pa lang po ng mga bakal ay sobrang mahal na po at naka-elevated na po ito at fish pond po sa ilalim. Pero kung ganito naman po ang inyong ipapagawa, yung ordinary lang, naka-housing lang po siya tapos nasa lupa lang po ang inyong cage ay possible po na nasa 500 to 600k na po ang inyong magiging puhunan kasama na po ang battery cages at ang mga manok na 600. Sa ganitong pamamaraan po, medyo makatipid po kayo ng kaunti. At kung nais nyo pa po na mas makatipid, pwede din po kayo magpagawa po ng ganito, DIY po kung tawagin, gawa lang po ito sa kawayan at sa 2x2. Kung sa ganitong pamamaraan naman po ay possible na aabot po kayo sa 380 to 400,000 po ang inyong maaring maging puhunan sa 600 heads na paitluging manok. Kung wala po tayong sapat na puhunan na magpapagawa ng katulad po nito, elevated at nakapispan po sa ilalim, pwede naman po tayo magsimula sa ordinary lang po na pabahay para hindi po ganun kabigat sa bulsa. At tulad nga sa may-ari nitong poultry na ito, nagsimula lang din sila sa kaunti at sa simpleng pabahay ng kanilang mga alagang manok, pero makalipas ang ilang taon ay nakapagpagawa po sila ng ganitong klasing pabahay. Umaabot na po ito ng halagang milyon po ang pabahay na ito kasama na po ang mga alagang manok. Sa susunod na video naman po na aking gagawin ay ibabahagi ko naman po sa inyo kung ilang buwan po ba natin bago mabawi ang ating puhunan o ang ating inilabas na pera sa pagpapagawa ng housing, pagbili ng battery cages at ng mga paitluging manok. Sa mga nangangarap o nagpaplano po ng ganitong negosyo, sana po nakatulong po sa inyo o nagkaroon po kayo ng idea sa aking munting o kaunting pag-explain sa kung magkano ba ang kikitain at magkano po ang gagastusin. Basta lagi po nating tandaan na kahit sa anong business po na ating papasukin, mas mainam po na magsimula po tayo sa maliit bago po tayo maghangad ng malaki. Dahil nga po kung wala po tayong idea o kulang po ang ating kaalaman, possible po na tayo po ay babagsak at hindi po tayo magsasuccessful kung malaki po ang ating sisimulan na hindi po sapat ang ating kaalaman. At ang mainam po nating gawin habang tayo po ay nangangarap sa ganitong uri ng negosyo, habang hindi pa po tayo nagsisimula ay magsaliksik na po tayo o kaya mag-attend po tayo sa mga seminar para na magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman na kahit magsimula po tayo doon sa malaki ay kayang-kaya po natin i-handle at i-manage in case na mayroon man pong mangyari na hindi maganda sa ating mga alaga dahil nga po ito ay may buhay. Nagkakaroon din po sila ng mga karamdaman. Pero huwag po kayo mag-alala, i-guide din po namin kayo at ibibigay din po namin sa inyo ang tamang pamamaraan at kung anong gamot ang ating ibibigay sa ating mga alagang manok kapag sila po ay nagkasakit. Hopefully po next year ako na mismo ang pupunta sa poultry na ito at magbi-video dito. Tatanungin po natin ng harap-harapan ang may-ari nito kung paano ba talaga sila nagsimula at paano nila ito na tagumpayan, paano nila napalago ng ganito karami
para makuhanan po natin ng idea at ma-inspire po tayo sa kanilang pinagdaanan. Dahil nga po, base nga lang po ito sa kwento nila, sila po ay dati pong crew sa Jollibee sa Manila at nakapag-ipon at umuwi po ng probinsya at nag-start sa maliit na negosyo. Ganon din po sana tayo, huwag po tayo mawalan ng pag-asa kahit sa anong negosyo po, mahirap man po yan o madali. Kailangan lang po talaga natin ng pagsisikap at pagtiyaga at sigurado po na tayo po ay magtatagumpay. Wala pong imposible kapag tayo po ay nagsusumikap dahil nga po kung tayo po ay nakikinig sa mga negative na comment kagaya po ng mga sinasabi ng iba na sayang ang oras kung tayo po ay magsisimula sa maliit na negosyo o katulad po nito, mag-aalaga po tayo ng manok, sayang po ang oras, mas kikita daw po ang company ng feeds dahil nga po sa sobrang mahal ng feeds. Pero kung kumpyutin po natin, mas malaki din naman po ang ating kikitain sa loob ng isang buwan. Kung i-deposit po natin ang ating pera at invest sa bangko ay mas malaki di hamak po ang return ng pag-aalaga ng ganitong uri ng manok o sa kahit anong negosyo. Mas malaki po ang ating kikitain doon kumpara sa natutulog po ang ating pera sa bangko. Basta po sisiguraduhin natin na ang negosyo na ating papasukin ay mababantayan po natin o mapagkatiwalaan po natin ang tao na magbabantay po dito sa ating negosyo na sinimulan. Dahil nga po kung mayroon po tayong trabaho, huwag po muna tayo kaagad magre-resign kung wala po tayong sapat na ipon. Dahil nga po baka maalanganin po ang ating puhunan, mahihirapan po tayo kung wala po tayong mapagkukuhanan na pang araw-araw natin na pangkain. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood na aking mga video at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to hit that notification bell button po para updated po kayo sa lahat ng aking mga upload. Bago po tayo magtapos sa video na ito, mega love shout out po kay Sir Tantan Farm TV po at good luck po sa iyong plano next year na mag-alaga din po ng RTL at kung kayo po ay malapit lang po sa aming lugar, maaari po kayo mag-message po sa aking Facebook page. At mega love shoutout din po kay Sir Ernie Bong Kawil po ulit para po sa inyo ang shoutout na ito, sir. Maraming salamat po sa inyong lahat.